Hello mga lords. Magandang umaga sa inyong lahat. New day, new beginning, new vlog tayo. So ECQ ngayon, no? Hi. ECQ pa nga. So dahil ECQ ngayon, ang vlog natin is tutorial muna. Mag-aaral muna tayo mga baguhan, para hindi maging kamote sa kalsada, no? So, wala muna tayong ride siya. Thank you. So, in today's vlog, so kita nyo naman dyan sa title, mag-aaral tayo kung paano mag-motor sa rotonda, no? So, naalala ko kasi yun, nung talagang sobrang-sobrang bago pa lang ako nagmumotor, is sobrang takot kong magmotor diyan sa dito, specifically sa ano, ha, Monumento Circle, kasi taga dito tayo sa Valenzuela. So alis araw-araw ko 'yung nadadaanan. So isa pa palang reason, no, bakit ko naisipan na gumawa ng video about doon is may nakasalamuha akong aksidente. Eto, watch na lang guys. So yun, ayan, diba, nakita nyo. So hindi ko rin sure kung paano siya na aksidente doon, dahil wala naman atang nakapangka or what. So naisip ko lang, no, baka mali siya ng positioning, or mali ng basa yung mga kasabayan niya na mga sasakyan, ganun. So pupunta tayo doon ngayon sa monumento. Kada exit, no, ititignan natin yung proper positioning, signal light, tamang pag-signal light, tamang, yun nga, positioning kung saan ka mag-exit, depende. So yun, no, knowledge pa rin ang ano, pinakamaganda nating sandata sa lahat ng bagay. O kahit baguhan tayo, basta alam natin, no, yung understanding natin sa lahat, road markings, yan, proper using of lights and everything, no, and all other and some other stuff. So powerful na yun para makaiwas tayo maging kamote sa kalsada. Nga pala guys, no, disclaimer lang, hindi tayo professional sa pagmumotor. So baguhan lang din tayo. Pero yun nga, gusto ko lang i-share kasi halos araw-araw kong dinadaanan tong rotonda na to, kasi yun yung ruta ko pa pasok ng trabaho. So kahit pa paano, yung inoobserbahan ko yung tamang pag-exit, ganun, kung saan dapat. So yun, malapit na tayo. So bago pala tayo mag-actual, no, so discussion muna tayo ng ano, ng model nito Monumento Circle. I mean, hindi naman siya yung exact model na nagawa ko, kasi ang hirap eh, kasi if merong mga about 4 to 6 lanes siya. So ginawa ko na lang na solidly 6 lanes lahat, para alam mo na, maximum risk. So maiwasan natin yun, kasi may mga merging lanes pa eh, kaya naging 6. So basically dapat around 4 or 5 lang. So ayun, bago natin, bago tayo sumabak sa actual na pag-drive sa rotonda, eh i-discuss muna natin kung ano ba talaga to, itong mga rotonda. So itong model pala natin is yung sa Monumento Circle, no. So wait lang, baka magtambo si Bonifacio, wala pala siya sa gitna. Ayan. So yung number of lanes, so marami siyang lane.
Pero yung nandito sa model natin is hindi yung actual, no? Kasi I think it's about 4 to 6 lanes, eh. Kasama yung mga merging lanes. So, ginawa ko na lang siya na puro 6 kasi hindi ko alam kung saan banda yung 5 lanes, kung saan yung 4 lanes, kung meron, no? So, yun. So, yung first natin na, ano, na gagawin is yung mga exits. So, yun. Sa pinakauna muna tayo, which is yung exit 1. So, lahat ng sa ano natin, ng actual na gagawin is dito tayo lahat ng gagaling. Dito. Para isa lang yung reference point. Hindi masyado nakakalito. So, yun. Pag galing tayo dito, tapos gusto natin umexit dito sa first exit, which is yung pinakamadali and pinakamalapit. So, muna natin gagawin, no, is magstay na tayo dito sa outside lane or yung right lane. So, okay. Tapos, bago kayo umentrance ng rotonda, check nyo muna kung yung may kung yung mga incoming vehicle is malapit sa inyo. Kasi sila yung mas may priority sa kalsada. Kasi nasa loob na sila, ikaw i-enter ka pa lang. So, if clear, so pasok ka dito sa pinaka-outside. Then stay ka lang diyan. Pwede mo na rin i-on yung right turn signal mo diyan para alam nila na sa exit 1 ikaw pupunta. So, 'yun. And then safely exit, no? So, common sense lang 'yun, napaka-basic. So dito ka lang lagi sa pinakadulo kasi malapit lang naman yung exit mo. Pwede rin na another scenario na pwede mong gawin kung masyadong marami yung nandito is pwede ka dito. So, yun nga, tulad kanina, check mo muna yung mga, pag nandito ka na bago pumasok sa rotonda, is check mo muna yung mga incoming vehicle. So, look left, turn your right signal, proceed when clear. So, dito. Tapos, yan, kunin mo yung second lane. Tapos, stay ka lang dyan. And then, dito ka i-exit sa kabila. Yan. Huwag kang i-exit. Pag nandito ka na, huwag mong kukunin yung nandito kasi ma-i-intercept mo yung mga nandito talaga originally. So, yun. Exit number 1. Tara, actual natin. So, ayun. Exit 1 tayo mga lods. So, ayan, nakikita nyo na si Bonifacio sa ano, sa gitna. So, malapit na tayo. So, additional din sa mga information sa kanina. So, ito yung actual natin, no. So, exit 1, yung pinakamalapit na exit. So, ayan. As you approach sa roundabout, no, alalay na lang sa speed. So, yun, dito tayo sa right lane. So, sobrang powerful ng knowledge, eh, no? Kasi tingnan mo to, itong bus na to, hindi to mag-exit sa kanan, eh. Tingnan mo, yung signal light niya. So, yun, anyway, dito tayo. So, di ba? Sobrang easy. Wala kang kasalubong. Sobrang safe, kumbaga, oh. Sa kanan ka lang. Okay, patay signal light and then proceed. So, exit number 1, complete. So, ayun. So, tapos na tayo sa exit number 1, so, which is dito. So, proceed tayo, no? Exit number 2, which is yung dito. Or, tinatawag nila to minsan na, ano, na straight ahead exit or half exit. Ewan ko, itong tama. Kasi dito quarter, half, tapos 3/4 of the circle, no? Tapos yun dito is yung complete U-turn or U-turn or full, ganun, full exit. So anyway, yun, so kung dito natin gusto mag-exit, so yun, dito pa rin tayo mag-start, no? So slow down upon entering the roundabout. So pag nandito na tayo, look left,
check for incoming vehicles sa roundabout kasi sila yung ano yung mas priority dahil sila yung nasa roundabout na. So proceed when clear. Pwede ka na rin mag-turn ng light mo dito, no? So proceed when clear. Oh, sorry. Yan dito. So naka-turn light ka na para alam nila na babaybayin mo yung rotonda. So pagdating dito, no? Turn right na signal light. Para yung understanding ng mga nandito is alam nila na exit ka na dito. Kasi hindi ka naman pwede umexit dyan eh. Dahil pag ganun yung ano yan. Pag ganito yung daan yan. So, yan. Okay, so dito. Ito yung pinaka-safe. No? Pag nandito ka, since may pwede rin na since alam nila na exit ka dito, so pwede rin na kung possible makuha mo na tong lane na to, and then pero still dito ka pa rin i-exit ha, kasi pag dito ka umi-exit, ito yung kinuha mo, may possibility na ma-intercept or ma-block mo yung mga umi-exit dito. Kung makukuha mo naman to, no, pero hindi na masyadong recommended to. So yun, pwede rin. Kung maluwag na maluwag and gusto mo talaga dito, pwede naman siya. So yun, then proceed. Dire-diretso na lang. So yun mga lods. Yung exit number 2 tayo. So, ito yung half exit, no? So, approaching tayo ng roundabout. Alalay lang. So, lahat ng ano, no, situational pa rin. So, yung mga discussion kanina, ano lang yun, kumbaga, ideal or yung tipong wala talagang traffic. So, yun. Enter, check. Left signal. Yan, tulad yan, no? So dito tayo sa lane na to. So approaching yung mga papasok, right turn signal na. So safe dito tayo. Okay. So pwede ko nang kunin tong linya na to kanina, no. Kasi wala naman tayong kasalubong sa mga papasok kanina doon. So pinili ko pa rin tong lane na to. Kasi yun yung mas safe. So exit number 2. Complete. Uy. Shout out, Pop. So, exit number 3 tayo, no? Which is dito. So, kung napapansin nyo pala, multi-lane na to, no? Unlike yung dito sa tatlo is 2 lanes lang. Kasi, ito yung pa EDSA pala, no? Hindi ko nalagay, sorry. EDSA, ito yung pa Manila to Navotas, and dito yung reference natin which is yung pa Valenzuela. So kung exit tayo dito, no, this time pwede na tayo dito sa inner. So yun, ganun pa din, slow down, tapos pag nandito na before entering roundabout, check for incoming vehicles na nandito, ng mga nasa roundabout na. And then, signal light. Proceed when clear. Tapos, stay on lane. No? So, pagdating dito, kanina, nung umexit tayo dun, diba, nag-right signal tayo. So, dito, keep nyo lang yung left signal nyo para alam nila na babaybayin mo pa yung rotonda. So, pagdating dito, change ka na ng signal light mo panganan para yung understanding ng mga nandito is exit ka dito sa pangatlo. So bye bye, then check for vehicles, proceed when clear. Ayan, dito tayo.
So kaya hindi natin kinuha tong dulong lane kasi ito yung bagong bus lane sa EDSA, no? Yung carousel. Ito. Yan. Pwede rin, pag nandito ka na, kung maluwag, no? Kung makukuha mo yung mga outer lanes, since multi-lane yan, so pwede na rin. No? Hanggang dito lang, hindi ko na masyadong recommended na kunin yung dalawa kasi. Itong lanes na to is yung ginagamit nito pag pupunta sila dito and kung may manggagaling pa dito. So most likely, itong lanes na to yung kinukuha nila. No? So yun, number 3. So yun, sakto, exit number 3 tayo mga lods. So ang hirap rin pala, no? Kailangan kong bumalik tayo isang reference point para mas magets natin lahat. So exit number 3 from dito puntang EDSA. So yun, dito ulit tayo. So pwede tayo dito sa medyo left lane na right lane, no? So yan, totoong motorcycle lane to, eh. So yun, alalay lang. So ito challenging, may kasabay tayong ano. So most likely saan na exit to? Tingin ko sa EDSA to, eh. So yan, oh, pansin nyo, super inner nung kuha niya. So check. So since malayo yung exit natin, dito, okay, pwede na to. Ah, naka left turn na tayo. Always check. So yun, kita nyo, ito mga pupunta yan doon. Oh, kaya huwag mong kukunin basta-basta yung ano, yung kabila. Sorry, mali. Kalimutan akong mag-signal light. So, yun. Dito tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ano, na bus lane na EDSA carousel. Kaya hindi ko masagad na yung pagka-inner ko doon sa circle. Kasi hindi naman na natin kukunin tong kabilang lane na to. So dito lang tayo sa malapit. Katabi niya. So mali ako kanina, no, nakalimutan akong mag-right signal turn. Kaya yung jeep huminto siya. Kasi hindi niya alam yung akala niya bubugtuhin ko pa yung buong circle. So yun yung sinasabi kong importance rin talaga ng ano, no, signal light. So dito, U-turn tayo. So last but not the least is yung last exit natin, which is yung full exit, which is yan, number 4, or yung mas kilala sa U-turn, simple as that, no? So katulad ng mga kanina, before entering, check for incoming vehicles ng mga nasa roundabout na, signal left. So this time tayo, no, medyo close na sa ano, sa bilog mismo. Naka-signal light ka na dito, no. So bye-bye. So kagaya kanina, pagdating dito hindi ka pa mag si-signal dahil babaybayin mo pa yung roundabout. So same case dito, kung kanina nag-signal na tayo ng pakanan para umexit dito, so hindi pa ngayon. So yan. Okay, pagdating dito, since yung may mga vehicle na nandito is papasok ng roundabout, kailangan mo na mag-signal pa kanan, no? Para yung understanding nila is i-exit ka. I-exit ka na dito. So yan, no, crucial tong distance na to, no, yung from dito to dito. Lalo na kapag traffic, no? So, as much as possible, kung makaka-merge ka, mas maganda. Kung mas makaka-merge ka ng palapit. So, yun, hindi na ulit, gaya nung exit natin kanina dito, hindi na yung ganun ka-advisable na kunin yung itong lane. Ah, pwede pa to, sorry.
So, hindi na ganun ka-advisable kunin tong dalawang lanes na to kasi ito yung ginagamit ng mga pupunta dito. Tsaka yung mga nandito. So, most likely yung mga nandito is sasabayan ka nun kung dito sila pupunta. So, yun. Exit number 4. So, last exit tayo mga lods. Diyos mo yung Marimar, nakakabaliw din pala ano. Nakakabaliw din nung paikot-ikot sa circle. So, last na, no? Yung full exit tayo. So, eto. Pinaka-inner. Or yung before the most inner lane kunin natin. So, yan. Approaching roundabout. Kaya kung pansin nyo rin pala, may pedestrian dito kasi madalas, ang mga roundabout, bago ka pumasok, may pedestrian lane yan. So, kaya babagal ka talaga. So, signal light. So, ito, nakakanan siya. So, dun siya. So, safe. Pasok sa loob. So, mas malayong exit, mas inner. So, hintay-hintay lang. Mga signal light pa din tayo. Pakaliwa. So, ito, saan kaya to exit? Walang ilaw eh. Hindi ko alam. Masusundan ko lang. So, most likely, pa-EDSA yan. O, di ba? So, yun. Dito, patay, signal, right turn. Ito, doon. Ayun, most likely, mga pag-anan sila. Okay. Safe. Di ba? Tamang check lang. Tamang light, tamang position, tamang check. So, yun, no? Natapos din! So, conclusion lang, no? Para dun sa mga naging ano natin kanina. So, ito yung pinakabuod nung ano, nung ginawa natin kanina, no? So, yung violet, exit 1. Yung pink is exit 2. Yung green is exit 3. And yung 4 natin is yung complete U-turn nyo. U-turn na nga, tapos complete pa. No? Anyway, so, yung mga points na to, so, yun yung nilagay ko para, yun yung mga moment na dapat naka-signal light ka, or dun ka magsisignal light. And dun ka rin mag-check, no, para dun sa mga katabi mong vehicle, sa mga incoming vehicles. No? So, kumbaga, yun yung mga crucial points. Ganun. So, lahat ng na-discuss natin, ano lang lahat yan, no? Based lang sa ideal. Kumbaga, ideal scenario na pwedeng mangyari. So, lahat ng positioning mo and some other stuff is situational pa rin, no? So, depende kung sobrang traffic, pwedeng hindi masunod yung mga nandito, no? Lalo na, syempre, tayo motor. So, pwede tayong dumaan sumingit kung saan-saan. Pero, sana medyo iwasan natin yan, no? Kasi, oo, mabilis tayong nakapunta, pero mas prone tayo sa aksidente pag ganun. So, yun lang, no? Conclusion lang to, no? So, yan. So, sana, no? May natutunan kayo kahit medyo, kung na medyo magulo pa kasi first time, ito yung pinakaunang tutorial vlog na ginawa ko, no? So, nangangapa-ngapa pa ako. Almost impromptu lang, no? Yung tawag dito, yung readiness ko is hindi ko siya masyadong pinaghandaan kasi gusto ko kung ano lang, no? Impromptu lang, kumbaga. So, yun, no? Hopefully, natuto kayo, mga lods. So, pabalik na tayo ng Valenzuela and kailangan natin sumundo. Kagalit na si Bebe. Additional ko lang pala, no? So, sa roundabout, yung side mirror nating mga motor, hindi siya ganun ka-effective, no? Unlike sa sasakyan na side mirror. Kasi, una-una, mas maliit yung side mirror natin. Yung blind spot niya, mas malaki, no? Tsaka, kaya Lingon Gaming yung ginagamit natin, no?
lingon talaga, as in look left, look right, no? Hindi side mirror. So, yun. Hopefully, may marami kayo natutunan today. And till next time, till next tutorial video. So, yun lang. Galit na si Bebe. Papasundo na. Bye-bye. Woo!